this is the place I'm looking for. Sabi ko, gusto ko makapunta sa lugar na yon. No, only Muslims can go to Mecca. I want to become Muslim right now. Ngayon. Random interview sa mga balik Islam tulad ni Doc. Bismillah. Mashallah, bismillah. Doc, paano niyo, yung mga simula kung paano niyo niyakap ang Islam? Actually, nung nagbabasa ko ng Biblia, mayroon tayong sa Genesis nakasulat na isang istorya doon na sinabi ni ng Diyos kay Abraham. Ang pangalan niya Abraham, hindi pa Abraham. Abraham pa? Abraham. Si Abraham, yes. Ang pangalan niya dati, Abraham. Mashallah. Ngayon ko nalaman yung ano yun. So, sinabi ng Diyos sa kanya na magbangon ka at itayo mo ang batong panulukan. Build the cornerstone. So, tinanong ni Abraham, sino kausap ko? I am the Lord your God. Sabi niya. And, nung itayo niya ang batong panulukan, the cornerstone, God told him, your name will be called Abraham, the father of nation. That's why Abraham is the father of all nations. That's the history. And nung itayo niya ang batong panulukan, ang sabi niya, the whole generation should come to this place once in their life. Yun ang hinahanap ko. Nung tanongin ni Abraham, ano ang pangalan ng lugar nito? Sabi ng Diyos, Bakka. Bakka. So I have a question for all those religion. Where is Bakka? Where is the holy place? Where is the cornerstone? Yun lang. Na hindi nila masagot. So I quit to all of them. And then I changed. I become a working student as a medical practitioner. Yun lang. I go to Jeddah. 14 years, nobody told me about Islam. Although I heard about it. Nang dito na ako sa Riyadh, hidayah min Allah. Hidayah min Allah. So 1 month lang ako dito sa Riyadh. Sa clinic ko, I was working in Prince Salman Social Center, Marquis Malik Salman ngayon, for elderly people. Mayroon doon na magbibigay ng mga books, Islamic books, gano'n. So binasa ko, hindi pa. Sabi ko, it's okay. Hindi ako interested. But one day, there's a small pamphlet, English. It's Hajj is the duty of Muslims. Mashallah. Hajj and Umrah. So when I open the book in the first page, Hajj is the duty of Muslims once in his life. Yung words na once in his life, umakma. Remind me the one I read before in the Bible. Old Testament. Okay. So I continue. They said if you make Hajj, you have to make tawaf. And ang tawaf, bago ka mag-start, if you have, you can chance to hold the cornerstone, yun na, cornerstone. Sabi ko, you can touch. If not, just go to the Greenland and say, Bismillah Allahu Akbar. But in my mind, the cornerstone. Then I said, what's this place? So yung doktor namin nang tinanong ko, si Abu Ahmad Abdul Salam, sabi ko, anong pangalan ng lugar na yun? Sabi niya, Bakka. So, Makka. So, it's not Bakka. But, by the way, it's almost similar, same sounds. Sino nagtayo ng cornerstone? Sabi niya, si Ibrahim. So, hindi din si Abraham. Anong pangalan ni Ibrahim is Islamic name? Anong pangalan ni Ibrahim sa English? Nagtanong pa siya sa isang, sabi niya, Abraham. Ayun na. Nanginginig na ako. So, palapit ng palapit kasi. Hanggang yung tumatayo yun ang balahibo ko. Tapos, sino nagtayo? Si Abraham. Anong pangalan ng lugar? Sabi nila, ang pasyente ko nun si Sheikh Shahid Shankiti. Nagtitirapi ako sa kanya, alayar mo. Sa tuhod niya. Sabi ko, hindi pa marunong mag-Arabic nun. Sabi ko, baba. Hada, Makka. Bakka? Yun ang tanong ko sa kanya. Sabi niya, hindi siya nagkuhan. Hindi niya sinabing yes or no. Nagbasa siya ng ayah sa Suratul Imran. Inna awala ba ito? Ilal labi na bimak katwal mubara. Yun lang. Tapos, ano po? Naupo na ako. This is the place I'm looking half of my life. Sabi ko, gusto ko makapunta sa lugar na yon. No, only Muslims can go to Mecca. I want to become Muslim right now. Ngayon, Allah. Shower nila ako. Tapos, sa Salatul Duhur, sinamahan nila ako sa masjid ng Prince Salman Social Center. Doon ako nag-shahada sa Allah.
That's the change of my life. Alhamdulillah. Allahu Akbar. I always remember when how I become Muslim. I cry. Because I'm searching this place half of my life. Where is the holy place that is mentioned in the Bible? Ang pinakamalaking nagbago sa akin, dati selfish ako. Working student ako, talaga mahirap kami. Gusto kong makaipon para sa sarili ko. Pero ang nag-Muslim ako, 12 kayong magkakapatid. Nung mag-Muslim ako, ginawa ko lahat ang suporta sa aking parents, sa aking magulang. Nung pangarap ng nanay ko magkaroon ng bahay, kasi lagi nagigiba yung bahay namin. Ginawa ko yun. It's just one of the way why I'm mother become Muslim. Muslim ako, Allahu Akbar. Sabi niya, Mashallah. Nung pagpatayo ko sa bahay, bakit mo ginagawa to? Sabi niya, I didn't say because I'm your son. I said because I'm Muslim. Mashallah.